Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa High School League. Isang puntos na lang ang lamang ng kupunan ng romance sa kupunan ng Shouko. At dahil ito sa mga napakagandang play na ginagawa ng kupunan ng Shouko. Habang si Takeshi naman ay may pinaplano laban sa mga manlalaro ng Shouko. At ito ang tinatawag nilang ipinagbabawal na technique. At dito na nagtatapos ang chapter 45 na High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo. Na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmate o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nalabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 46 sa High School League. Dahil nga sa ipinapakitang play ng Shouko, muli na nilang naibaba sa isang puntos ang kalamangan ng Roman sa kanila. Ngunit, itong si Takeshi at Yohei ay merong gustong subukan na technique sa Shouko. At ang technique na ito ay ang kanilang ipinagbabawal na technique. Habang itong si Shinbu naman ay hindi sang-ayon sa technique na gustong ipagawa sa kanya nila Yohei at Takeshi. Dahil na nga sa labag sa kalooban niya na gawin ito. Subalit, dahil sa wala na siyang mapagpipilian, wala na din siyang magawa. Kaya naman, sinunod niya na lang ang plano ng dalawa. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ng Roman ang bola. At tinadala na ito ni Takeshi papunta sa kanilang basket. Team! Humanda na kayo! Dahil sa posisyon na ito, sisiguraduhin natin makakagawa tayo ng puntos. Kaya naman, maging alerto kayo sa lahat ng bagay. Lalong-lalo ka na, Shinbo! Dahil ikaw ang may pinakamalaking tungkulin sa posisyon na ito. Yan ang sigaw ni Takeshi. Sabay sinimula ng i-dribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong binantayan ng mahigpit ni Ryota. San ka pupunta, Kalbo? Kala nyo ba hayaan namin na matupad yung plano ninyo? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi na kami papayag na muli nyong maiangat ang kalamaan sa amin. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay na pabulong ito sa kanyang sarili. Ano kayang sinasabi nito na ipinagbabawal na technique? Kailangan namin maghanda. Dahil paniguradong hindi isang ordinaryong pag-atake ang kanilang gagawin. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay sinimula ng dumepensa ng mahigpit. Habang itong si Takeshi naman ay sinimula na ding inatake ang depensa ni Ryota. At sa pagkakataon na ito, talaga namang ginagamitan ulit ng lakas ng pangangatawan ni Takeshi ang depensa ginagawa sa kanya ni Ryota. Nang bigla niyang binunggo ng malakas ang depensa ni Ryota. Sabay spin moves ng sobrang bilis pa kanan nito. At talaga namang sa pagkakataon na ito, nagawang makalusot ni Takeshi sa ginagawang depensa ni Ryota sa kanya. Ano? Ang bilis ng ginagawa niyang spin moves! Hindi ko man lang ito nagawang masundan. Nakakainis. Makakawala sa akin ang kalbong ito. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan ang makalusot itong si Takeshi sa kanya. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takbang gagawa ng isang jump shot. Ngunit, agad din naman itong sinabayan ni Sendo sa itaas. Anong binabalak mo, Takeshi? Akala mo ba magtatagumpay ka makapuntos dito? Pwes, hindi ka magtatagumpay. Dahil wala na kaming balak, mapais ko rin pa kayo. Kaya naman, humanda ka, Takeshi, dahil pipigilan kita. Yan ang sabi ni Sendo, na talaga namang akmang susupalpalin na itong si Takeshi. Sige, Sendo, sumabay ka. Ngunit, isang pagkakamali ang pagsabay mo sa akin, dahil hindi naman ako ang gagawa ng puntos dito. Kaya naman, humanda ka, Sendo, dahil mabibigo kayo sa pagpigil sa amin. Yan naman ang sabi ni Takeshi, sabay drop pass ng bola papunta kay Yohei. At nahawak na ni Yohei ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Fujima. Ngunit, laking gulat ni Fujima, dahil na nga sa biglang ipinasa ni Yohei ang bola papunta kay Shinbo. O ano? Ipinasa niya agad? Pero bakit? Wala ba siyang balak na pumuntos dito? At bakit niya ipinasa sa loob ng basket? Andun si Akagi, siguradong hindi magagawang makapuntos itong si Shinbo sa kanya. Ano kaya talaga ang kanilang plano? Yan naman ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Habang itong si Yohei naman ay ipinasa na nga ang bola papunta kay Shinbo. Shinbo! Ikaw na ang bahala! Alam ko magagawa mo yan! Malaki ang tiwala namin sa'yo ni Takeshi! Yan ang sabi ni Yohei na talaga namang sobrang seryoso.
Habang itong si Shimbo naman ay nakuha na nga ang bolang ipinasa sa kanya ni Yohe. At nang hawak na ni Shimbo ang bola, bigla naman itong napabulong sa kanyang sarili. Patay na! Hawak ko na nga ang bola! Gagawin ko ba ang aming plano o hindi? Kapag hindi ko naman ginawa, siguradong madidismaya sila sa akin. Pero kapag ginawa ko naman, baka naman kung ano ang mangyari sa kupunan ng show ko. Naku po, ano ba ang aking gagawin? Nalilito na ako. Kailangan ko ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa aking isip. Yan ang sabi ni Shimbo sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw itong si Orochi. Shimbo! Gawin mo na! Gawin mo ang ating ipinagbabawal na teknik! Alam namin na kaya mo yung gawin! Alam namin na ikaw ang makakapag-perfecto sa teknik na yan! Kaya naman, gawin mo na Shimbo! Bago pa mauli ang lahat! Yan ang sigaw ni Orochi. Habang itong si Shimbo naman ay biglang nagising sa katotohanan. At talaga namang bigla itong naging seryoso. Okay Orochi, ngayon dahil ikaw ang nagpalakas ng loob ko, gagawin ko na ang plano na ito. Ngayon humanda na kay show ko, dahil ito na ang inyong huling laro. Yan ang sabi ni Shimbo sa kanyang sarili. Sabay binunggo ang depensa nitong si Akagi. Sabay huminto at ibinato ng mataas ang bola. Sabay tumalikod dito sa mga malalaro ng Shouko at itinaas ang kanyang jersey. Sabay ibinaba ang kanyang short at ipinakita niya ang kanyang puwet na talaga namang puro tagyawat. Habang ang buong manonood kahit pa ang mga malalaro ng Shouko maging ang mga coaches sa loob ng gym ay talaga namang natulala sa ginawa ni Shingo. Dahil na nga sa ito ang kauna-unahang beses na nakakita sila ng isang malalaro na ipinakita ang puwet sa gitna ng laban. Sa kabilang banda naman, itong si Takeshi ay biglang napangiti. Sabay sumigaw ng malakas. Yohe! Sumasang-ayon sa atin ang plano! Ngayon, ikaw na ang bahala! Ikaw na ang tumapos sa nasimula ni Shimbo! Dali na Yohe! Takbo na! Yan ang sigaw ni Takeshi. Habang itong si Yohe naman ay agad na kumaripas ng takbo. Sabay tumalaw ng mataas. At kinuha ang bolang ibinato ni Shimbo sa ere. At nang hawak na ni Yohe ang bola, hindi niya na ito ibinaba pa. At idiniretso niya na ito sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas ulit nila sa 3 puntos ang kalamangan sa Shouko. Habang itong manonood ay napanganga sa play na ginawa ng Roman. Ano? Anong play yon? Bakit ipinakita ng mukhang matandang yon ang kanyang puwet? At bakit puro tigyawat ang puwet niya? Grabe! Nakakatakot naman ang puwet nun! Hindi ba'y nakakahawa? O baka naman may sakit ang kanyang puwet kaya ganon? Grabe talaga siya! Nakakatakot! Sobrang desperado niya na kaya ipinakita niya na ang kanyang itinatagong alas. Grabe tong lalaking to. Hindi makatarungan ang ginawa niya. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang nandidiri kay Shimbo. Habang itong si Akagi naman ay nagulat din talaga sa ginawa ni Shimbo na paghubad. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit ka naghubad sa harapan namin? Nababalo ka na ba? Yan ang sabi ni Akagi. Akagi! Tama na yan! Wala naman tayong mapapala kung malalaman natin kung bakit siya nagubad dito. Hayaan mo, kahihiyan niya naman yan. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang itong si Takeshi at Yohe naman ay agad na lumapit kay Shimbo. Sabay inakbayan ito at talaga namang sobrang saya nila dahil na nga sa nagawa nila ang plano. Nice one Shimbo, ang angas pala ng puwet mo. Talaga namang nakakatakot ito kapag pinanglaban sa puwet ni Orochi. Yan ang natatawang sabi ni Yohe. Tama ka nga Yohe. Mas maangas ang puwet ni Shimbo kumpara kay Orochi. Grabe, ang daming patalim ng puwet mo Shimbo. Siguradong walang magtatangkang mangahas na hawakan yan dahil baka makasugat yan. Yan naman ang natatawang sabi ni Takeshi. Habang itong si Orochi naman ay biglang nasiraan ng bait. At talaga namang hindi ito makapaniwala sa ipinakita ni Shimbo. Ano? Bakit ganun ang itsura ng kanyang puwet? Grabe, sobrang nakakatakot ito. Kumbaga, para itong black hole na maraming bato sa paligid. Grabe talaga, kawawa ang show ko dito. Siguradong hindi sila makakapaglaro ng maayos dahil siya ipinakita ni Shimbo. Yan naman ang sabi ni Orochi sa kanyang sarili. Habang itong si Hanamichi naman ay imbis na mainis, humanga ito ng uso kay Shimbo dahil na nga sa ipinakita nitong kakaibang teknik. Ano? Grabe! Sobrang ganda ng kanilang taktika. Isang henyo din pala talaga itong matandang player ng Roman ah. Napamanga niya ako sa ipinakita niyang taktika. Kailangan matutunan ko yon. Dahil sobrang effective dito para malibre ang aking mga kasama. Siguradong sisikat ako kapag ginawa ko yon. Yan ang natatawang sabi ni Hanamichi. At dito na nagtatapos ang chapter 46 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter.
At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ad.